Hawaii. Bago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palagay internet, lasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo, 106.7, Energy FM. Lupit mo. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Ano'y sabihin radyo? Sabihin mo! Energy! Ang pinakasikat na FM! Number one! 6.7 Energy FM! Same, same, pero iba! Dito lang yun! Sa number one, 6.7 Energy FM! Bangga, wag mo sabihin radyo! Jo, sabihin mo. Ayan, Mari, we are so live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hello! Good morning sa mga pangga natin dyan na live na live din ang kanilang pag-iyak, ang kanilang pagkalugmok sa buhay. Girl, deserve mo yun. Hoy! Hindi ka magiging ganyan. Ate, bakit anong problema? Nako, mas maganda kung ikwento mo yan sa amin dito sa Lihim ng Liha. Correct! At sa mga pangga natin siya may pinagdaraanan, bukod sa EDSA, ipadala mo sa amin niyan sa ating Facebook page, Energy FM 106.7. Ulit kaya naman, hanapin niyo po ang aming nagagandahang profiles or pages sa Mayora Iska at Lindsay 1067. Eto na nga, Mare. Tayong dalawa, mahilig naman tayo mag-solve ng mga problema. Oo. Ay, di ba tayo sure sa pag-solve? Ano lang, makisaw-saw sa buhay na may buhay. Truly, ayan. So ito na nga, sa oras po na 9:07, ito na po ang Lihim ng Liha! Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyat na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. My identity. I just want to share my story dito po sa Lihim ng Liham. I am 32 years old, single mom. Yun nga lang, wala sa akin ang anak ko kasi mas pinili niyang sumama sa tatay niya. I am in so much pain right now. I feel so alone. Kasal po kami ng asawa ko at sa 11 years na pagsasama namin, naging tapat ako sa kanya. Pero bigla na lang po siyang na-addict sa FB at sa chat. Doon na po nagsimula ang pag-aaway naming dalawa. 2019 pa lang, alam ko na meron na siyang ibang babae. Sa chat niya rin po nakilala yung babaeng karelasyon niya ngayon.
Napakasakit po ng nangyari sa akin at sa amin. Sinubukan ko siyang kalimutan. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki pero siya pa rin palagi ang hinahanap ko. Recently lang, meron po akong naka-live-in. 2 taon din yun. Pero hindi ko pa rin kayang lokohin ang puso ko. Asawa ko pa rin ang nilalaman nito. I make myself busy sa work, pero hindi ko po mapigilan ang maiyak sa sitwasyon ko. Solo na po akong namumuhay ngayon. Walang kasama, walang pamilya na matatawag. Kahit kailan na hindi ko po binigyan ng rason ng asawa ko, o hindi po ako binigyan ng rason ng asawa ko sa kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa ibang babae. Minsan naiisip ko, baka may kinalaman sa pera. Yan kasi yung madalas naming pag-awayan noong magkasama pa kami. Siguro kasalanan ko rin dahil hindi ako nagbibigay ng share ko sa mga gastusin. Kahit pa 2 naman kaming nagtatrabaho. Tama bang hayaan ko na lang ang anak kong lalaki na manatili sa poder ng tatay niya? Nakakalungkot man pong aminin pero malayo po sa akin ang loob ng anak ko, kaya't ayaw niyang sumama sa akin. Kahit anong pilit ko, wala na akong magawa. Tama bang makipagrelasyon ulit ako kahit pa mahal ko pa ang legal kong asawa na ex ko na ngayon? Hanggang ngayon, naaminin ko po, nasasaktan ako kapag nakikita kong masaya silang dalawa sa piling ng isa't isa. Sana masagot po ang mga katanungan ko. Ito po ang lihim ng aking liham. Masakit talaga, Mare, kapag ikaw yung iniiwan eh. Mm. Yung naiwan ka ng walang dahilan. Yung niloko ka ng walang dahilan at di mo alam kung ano yung kasalanan mo nagawa sa kanya. So true. Oh. Diba? Alam mo, girl, para sagutin yung tanong mo kung tama bang hayaan mo na lang anak mong lalaki na manatili dun sa tatay niya. Para sa akin, Mare, kung saan yung gusto ng bata. Oh, mahirap diba? Ipilit eh. Kasi, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Siguro, maging ano ka na lang, maging involved ka na lang sa buhay ng anak mo. Mm. Kasi hindi natin pwede pilitin ang bata ko. Sige, pilitin natin makuha mo siya at for sure makukuha mo siya kasi nanay ka. Oo. Pero magiging masaya ba yung bata? Totoo. Yun ang tanong dun eh. Sa sitwasyon na ganito, Mare, kapag may anak ka na talaga, lagi mong iisipin yung kapakanan at nararamdaman ng bata. More than sa nararamdaman mo. More than yung right mo. Correct. No? Kasi minsan yung right nandyan lang naman talaga yan eh. Nasa, mga, alam mo yun, nasa batas yan. Oo. Diba? Pero kasi paano yung paglaki ng bata? Yun although, nga. Iba pa rin kasi, Mari, kapag may guidance ng nanay. Kasi iba ang pagmamahal ng nanay. Yun nga. Kaya sabi ko nga, di ba, dito sa letter sender natin, maging involved ka sa buhay ng anak mo. Ipakita mo yung support sa kanya, na palagi ka andyan kapag meron siya mga events sa school. Lagi kang bumibisita. Pero paano kung ayaw nung anak? Alam mo, Mari, minsan talaga kailangan lang ng ano eh, prosigido ka. Bakit kaya siya ano, no? Bakit kaya ayaw sa kanya nung anak niya? Yun din ang malaking question dun, Mari. Alam mo, malaking question din talaga sa akin tong letter sender natin. Eh. Kasi ano yung reason talaga? Imposible na hindi niya alam. Baka in denial lang siya. Kasi, na may nagawa talaga siya. Oo, kasi yung kwento ay tungkol lang sa ano niya eh. Sa kumbaga nararamdaman sa niya. Sa side lang niya eh. Sa agony niya, diba? Pero kasi hindi natin alam kung ano yung rason. Nalaman lang natin na merong ibang babae yung asawa mo. Pero, diba, yung right after that, anong nangyari? Yun nga. Diba? Pero sige, okay na yan. Benefit of the doubt. Siguro nga wala kang kasalanan at bigla lang ng babae, Mari, yung kanyang asawa. Diba? Siguro ang kasalanan mo lang talaga, hindi ka nag-share sa bahay, gaya nga nasabi mo. Pero Mars, ang babaw nun. Oh, Mari, alam mo. Pag-usapan yun eh. Pero kasi kapag sobrang babaw, tapos naipon siya ng ipon na hindi na pag-uusapan, lumalaki yung issue. At doon na sumasangasanga yung mga kasalanan yung dalawa sa isa't isa.
Kaya talaga naniniwala ako pag may problema kayo mag-asawa, kung merong bumabagabag sa isip at puso nyo, dapat yung pag-usapan agad-agad yan. Oo. Hindi po pwedeng papatagalin nyo pa. True. Hindi po pwedeng darating pa sa point na maglolokohan pa kayong dalawa. Kung hindi na kayo masaya sa isa't isa, no, i-express ninyo at sabihin ninyo yan talagang directly sa isa't isa. No? Oo. Tapos para magawa ninyo ng paraan, bakit hindi na tayo masaya? Bakit nawala na yung spark? Bakit hindi na tayo nagkikare para sa isa't isa? Anong so meron? So that, di ba, kumbaga kung wala na kayong spark ngayon, maibalik nyo yung mga lingering moments ninyo nung unang panahon. Correct. Kasi baka pareho lang kayo nabibusy because of life dahil kailangan nyo magtrabaho pareho. Oo. Dahil meron na kayong anak. Di ba? Baka sadyang buraot ka lang talaga. Tayo mag-share talaga. Alam mo yung tagay diba? Point ko eh, kasi tayo mga babae talaga, kahit na nurturer tayo at yung mga provider talaga is mga lalaki, kung kaya mo makipag-share, mag-share ka. Mm-hmm. Kasi dito talaga dumarating yung point, Mari, na napupuno yung lalaki. Mm-hmm. Dito sila naiinis. Oo. Diba? At okay lang naman din siguro kasi may mga family rin talaga, Mari, na ganun ang setup sa bahay. Mm-hmm. Na ang lalaki talaga ang provider kahit na meron talagang trabaho din yung babae. Mm-hmm. Kasi ang babae, pera namin, pera namin. Pera nyo, pera din namin. Why? Pero hindi ah. Ako, tama yan, Mari, pala. Hindi ah. Ang sinasabi ko dito, may mga pagkakataon lang talaga na by default, lalaki talaga ang gumagastos. Diba? Halimbawa, may mga kailangan biglang bayaran sa bahay. Mm-hmm. O diba, may mga biglang bills na kailangan ng, alam mo yun, ng settlement. Dapat lalaki ang meron eh. Pero it varies kasi very relative. Kung sino yung meron, yun yung Correct. Dapat maglabas. Hindi dahil sa lalaki lang siya, siya yung kumikita, diba? Siya na lagi dapat yung gumastos. Kaya nga ano yan eh, partnership yan, diba? Totoo, Mari. Itong problema na to, avoidable talaga. Gato ko umpisa pa lang pinag-usapan nyo ng dalawa. Kasi minsan, Mari, naniniwala ako na partly talaga, ito rin, isa rin to sa mga dahilan kung bakit nagkagulo o naging malamig ang kanilang pagmamahalan eh. Dahil nga dito sa ayaw niya mag-share sa bahay. Tapos, sunod-sunod na yan. Dahil ayaw mag-share, itong lalaki, nawala na yung trust sa'yo, nawala na yung pagmamahal kasi puro inis na lang nararamdaman sa'yo. Dahil pagod na pagod siya hapong-hapo, tapos ikaw sitting pretty. Ako naniniwala naman. Tapos sa'yo lang? Siguro, Mari, ganito yan. So, gumawa na lang tayo ng ano natin, no? Scenario. Ng direksyon natin dahil hindi namin malaman kung saan nagsimula tong problema. Siguro, Mari, ang babae yung ano, yung lalaki. Tapos, para makaganti lang, ah, talaga, may babae ka. So, dyan ka gumagastos. Sige, hindi ako magsishare sa'yo. Ikaw ang gumastos dito sa bahay. O, pwede. Kesa sa kung saan-saan mo dinadala yung pera mo. Oo. Dapat dito mo yung gastosin sa bahay natin, hindi sa ibang babae. Ngayon, napuno na yung lalaki. Iniwan tuloy siya. Ayun. Ngayon, 'di ba? 'Yan yung naging problema niya. Kumbaga dine-deny niya na lang na hindi mahal niya ako pero dahil kasi sa naging ugali ko hindi ako nagsi-share. Oo. Ganyan. Hindi ako nagbibigay ng pera, pinabayaan ko siyang maubos. So, kaya niya ako iniwan kaya siya sumama sa ibang babae. So gumawa na lang siya siguro ng ganoon. Dahilan. Alam mo, Mari, ito talaga sinasabi natin na huwag kang gagante. Antayin mo ang panahon na ibalik ang karma dun sa taong 'yon. Hmm. Kung niloko ka dati once, twice, hayaan mo ang panahon ng gumawa ng paraan na para bumalik sa kanya lahat ng ginawa niya para sa'yo, di ba? Huwag kang gagante. O, tinan mo nangyari. Pero alam mo, Mare, ha, nasasaktan pa rin daw siya, di ba? Doon sa jowa niya or sa ex-asawa niya na may kinakasama na ngayon. Ganun talaga, Mare. Masakit talagang maiwan. Naman. Sakit talaga yung maiwan. At hindi tama makipagrelasyon ka hanggat hindi ka pa rin nakaka-move on dyan sa ex-husband mo. Kasi di ba yung tanong niya, Mari, na pwede po ba or maaari po bang pumasok ako sa isang relasyon kahit na mahal ko pa yung ex ko? Ang sagot ko dyan, hindi. Oo. Kasi parang gagamitin mo lang yung bagong lalaki na yun eh, para makamove on ka, para maging masaya ka. At tinry mo naman eh, nakipag-live-in ka ng 2 years sa isang lalaki pero walang nangyari kasi mahal mo pa rin yung ex mo. Ang dapat talaga dito, palayain mo yung sarili mo at palayain mo yung memories na naging kayo. Yung memories yung dalawa na magkasama. Although mahirap, no? Dahil kasal talaga sila eh. Oo eh. Talaga, legal silang kasal. Pero kasi aanhin mo yon kung talagang hindi na kayo nagmamahalan. Oo. Huwag ka papasok sa another relationship kasi makakasakit ka lang at makakaperwisyo ka lang ng ibang taong nananahimik. Totoo yan. Yung merong pure intentions para sa'yo, yung taong gusto kang seryosohin, gusto kang alagaan, gusto kang mahalin. In return, yun ang ibabalik mo sa kanya o yun ang ibibigay mo sa kanya. Yung tipong
di ba? Inalagaan ka, siguro ililivin ka, may bahay kayong dalawa, gagastusan ka, bibigyan ka ng effort. Ang ending nito, ang mahal mo pa pala yung asawa mo. Nakakairitaan. Huwag ganon, girl. Maging maayos ka muna. It will take time. Correct. Kung malungkot ka ngayon, tulad nga ng sinabi mo, sige, maging malungkot ka lang. Ubusin mo lang yung lungkot mo. Di ba? Kasi dadating ang araw, naniniwala ako na matatauhan ka na lang, na teka lang, this has been going on for so long. Oo. Saan ako pupunta nito, di ba? At yun yung palagi natin sinasabi, Mari, di ba? Lasapin mo at damdamin mo yung sakit, yung luha, iiyak mo lang yan palagi kasi darating din yung araw na mauubos ka, na mapapagod ka, na marirealize mo na wala rin naman pupuntahan yung pagiging malungkot mo dahil mag-isa ka na lang. Oo. Di ba? Mahirap sabihin pero dapat talaga gumawa ka ng paraan para maging masaya ka sa sarili mo. Kasi Mari, masakit talaga yun, maiwan ka ng taong mahal mo, tapos yung anak mo ayaw sumama sa iyo. Oo. Diba? Although, sorry ha, ako hindi pa naman ako nanay, Mare. You would know. Kasi anong mapifeel mo kung si Colette ayaw sumama sa'yo? Uy, iyak talaga ako, girl. Oh, kasi masakit talaga kasi ikaw yung nagluwal sa kanya. Oo, at nanay ako. Ikaw yung nagpalaki sa kanya. Iba mag-alaga ang nanay kesa sa tatay. Oo nga. So, yun nga. Kung ako sa'yo, ate, no, siguro kailangan mo ding i-condition yung mind mo na siguro kausapin mo yung sarili mo. Sige, iiyak ko to ngayon. Magiging malungkot ako. Pero in 5 months time or 6 months time, dapat okay na ako. Oo. Kasi ano, forever ka na lang miserable, girl. At hindi naman po pwede yun, Mare, na forever ka na lang ganyan, na malungkot ka, na mag-isa ka. Oo. Darating din ang time na makaka-move on ka dun sa ex-husband mo at magmamahal ka ng panibagong lalaki na pure din yung intentions mo at purong-puro yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Kasi ganito yun, no? Isipin mo na lang, ante, dahil ayaw mo magpakilala. Te, masaya na yung asawa mo, yung ex-husband mo sa ibang babae. Gabi-gabi, mahimbing silang natutulog. Gabi-gabi, magkayakap sila. Gabi-gabi, nag-aalagaan sila, di ba? So, you deserve that too. You deserve to be happy. Oo. Diba? Deserve mong mahalin ka rin. Kahit na minsan-misaltik tayong mga babae. At saka, huwag mo na masyadong balikan yung past. Mag-move on ko na, move forward. Totoo yan. Kasi na ang katotohanan ng buhay, i-define mo lang yung sarili mo sa nangyari eh. Sasabihin mo, hindi ako effective na nanay, hindi ako ano, hindi ako okay na asawa kasi iniwan ako ng ano, ng mister ko. Hindi ganon. Hindi porket nang iniwanan tayo eh may problema na sa atin. Minsan, umalis sila kasi sila yung may problema. Correct. Yan lang yung isipin mo kasi wala kaming alam doon sa totoong nangyari sa buhay ninyo, di ba? So isipin mo na lang na kailangan mo ng talagang kalimutan at talikuran yung nakaraan mo. Oo, pero diba? Huwag mo kalilimutan yung anak mo. Yun talagang pinaka-importante dito. Huwag mo na uunahin yung love life mo, okay? Dapat asikasuhin mo yung anak mo kung paano mapapalapit ang loob niya ulit sa'yo. Kasi di ba sabi niya, Mare, malayo daw yung loob ng anak niya sa kanya. Oo. Ayun, gawin mo ng paraan yun, girl. Kasi tayo mga babae talaga, tayo mga nanay, ang buhay natin yung mga anak natin. Na lahat na lang, totoo talaga, Mari, yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Diba? Ipambibili mo na lang ng kung ano man, iunahin mo pa yung anak mo. At dapat ganun talaga, kasi ang sarap maging magulang. Lalong-lalo na kapag mahal din tayo ng mga anak natin. So yun, good luck sa'yo, ante. Sana maging maayos ang buhay mo. Move forward. Correct. Maging maayos ka na. At Mari, sorry, nababatiin. Sige, mamaya na lang tayo bumati. Sige, okay lang. Sige mo na, Mari. Hindi, mamaya na lang. Ready, wag. 9:23 na po ng umaga, mga pangga. At syempre naman, maraming salamat sa ating letter sender na hindi nagpakilala. At sa mga pangga pa natin dyan na gusto rin mag-share na kanilang story, padala mo yan sa Lihim ng Liam. Ako pa rin po ang girlfriend mo is radio. My name is Lindsay. At syempre naman, kasama at kapiling niyo pa rin ang nag-iisang Mayora niyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy! Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy!